Annyeonghaseyo. Welcome to Usapang Hallyu, where we talk about our favorite K-dramas and Korean celebrities. Good evening, I'm Myla Torres, editor of HallyuDorama.com. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. I'm Hannah Petrache from HallyuDorama.com, your K-drama guide in the Philippines. Hello, hello sa lahat ng sumali sa stream. Good evening sa mga maaga natin viewers. Pagpasensya na, medyo na late ang pasok natin. Hi Vivian, good evening sa'yo. Ayan, napanood na rin daw ni Miss Vivian. Ayan, makikijoin siya sa discussion. Ayan, si Miss Rosemary. Hello, good evening. And ayan, si Miss Rose. Ang ating mga suke, si Miss Rose Sassing. Ayan. Ayan, from Junior Geyser. Hello, Junior Geyser Philippines. Magandang gabi sa inyong lahat. Si Rose kanina, kahit nasa work, nanood yan. May nagawa ka bang work, Rose, kanina? Para makisali sa discussion natin. Ayan. Mm-hmm. Siyempre, tonight, Hannah, may makakasama rin tayo ang ating suking guest co-host, no? Yes. Ang ating suking ka-usapang Hallyu, alam beses na natin siyang napanood at palagi nating kachikahan. Ayan, si Miss Eileen Perez. Hi, Ate A. Welcome. Anyong. Ang subok na. Welcome back. Welcome back. Still alive. Ayan. Boy pa rin. Ang salamat sa pag-guest. Magkipag-guest naman din. Totoo. Dahil kinulit natin. Ha? Kinulit ka namin para makapanood at makasama sa discussion tonight. Worth it naman. Worth it naman. Tsaka miss ka na namin. Oo, buti nga nandito pa tayo. Diyos ko, sa mga nangyayari sa bansa natin ngayon, ewan ko ba. Yun. Buti na lang, di ba, guru? So, good vibes lang muna tayo kasi, di ba, ang heavy na mga nababalitaan natin, no? Yes. Totoo. Sobra. Kaya dito muna tayo sa ano, favorite topic natin, mga Korean drama, Korean actors, actresses, tsaka Korean movies. Correct. Ligangan. Hello sa lahat. Hello kay Lee, sa mga bagong nag-join sa stream. Ayan, before we talk about yung sobok na now showing na sa mga streaming sites, ay pag-usapan na muna natin, no? Habang naghihintay tayo ng mga iba pang viewers, pag-usapan muna natin yung mga controversies at mga maitabalita about K-dramas, Korean celebrities ngayon. Una na dyan, syempre, ang pinaka-controversial this week na si So Ye-ji at si Kim Jong-hyun. Ayan. I'm sure naman, siguro yung mga viewers natin, kung hindi nyo pa po alam, yan ang napaka ano hot topic ngayon sa Korea, no? Yung anong tawag doon? Scandal ba? Oo, scandal, no? Scandal. Oo, yun ang tawag sa mga ganun. Scandal. Gaslighting scandal, sabi nga nila. Hello, Junior Geyser. Hello, Rosel. Magandang gabi, Junior Geyser Philippines. Thank you for watching and supporting Hallyu Dorama. Ayan. Ayun nga, before we talk about sobok, pag-usapan natin sandali si Son Ye-ji and Kim Jong-hun, yung hot topic ngayon. Anong masasabi niyo dyan? Well, some brief background lang. So, may lumabas na story sa Dispatch, no? Na isinapublico yung mga text messages or text exchange ni Son Ye-ji and Kim Jong-hun back in 2018. When Kim Jong-hyun was filming yung kanyang drama na Time with Soyeon, no? And doon sa some message, parang messages, parang sinasabi niya na, well, sinasabi ni So Ye-ji daw doon based doon sa messages na wag siyang pero pinagbabawalan niya sa mga romantic scenes. So ang sabi, they had to parang ni-revise ng ilang beses yung mga scripts doon sa drama. So, magtataka ka rin, no? Parang 2018 pa to nangyari, pero bakit ngayon lang lumabas, di ba? Mm-mm.
Totoo, totoo. As in, nagulat nga ako dito kasi, syempre, si Kim Jong-un, alam mo yon, nagustuhan ko na yung acting niya sa Mr. Queen. So, parang mm-hmm. nanghihinayang ako na nangyayari itong scandal na to ngayon at this time. And even before that, parang sunod-sunod yung mga lumabas na balita about him. Yung una, yung dinidate daw niya allegedly yung co-star niya sa Chloe, yung mm-hmm. yung nakapa ano niya. So parang okay, sige, parang I don't think naman there's nothing wrong with it, 'di ba? Matatanda na naman sila. Tapos dininay. So okay, sige. Yun yung mga sunod-sunod na balita sa na na-receive ko about him. And then biglang lumabas itong tungkol doon sa as agency niya, yung naaalis na nga siya sa agency niya. So parang ako, ay hala, parang lumalaki yung, alam mo yon, parang dumadami yung balita about him. Tapos sumunod na issue tong kay So Ye-ji. Kaya nanghihinayang ako dun sa na-acquire niya na popularity because of because of Mr. Queen, although as we all know, mayroon din siyang yung drama as a whole, may kinakaharap siya na controversy. But still, it was a good project for him. And nandoon na siya, may momentum na siya. So, nanghihinayang din ako. And then, yung kay So Ye-ji, syempre, hindi naman ako makapaniwala, diba? Kasi, well, hindi mo din naman alam talaga kung ano yung nangyayari. So, parang, yun nga, napuyat ako dito kakabasa ng mga articles about it. Tsaka, yun, sa mga kachikahan ko sa mga friends about this scandal. Oh, nakakapanghinayang din talaga kasi even So Ye-ji, no, napakagaling na artista niyan. Marami natuwa sa kanya dun sa hit drama rin last year, yung It's Okay Not to be Okay with Kim Soo-yeon, no? And tapos lumabas yung ganito, in time pa na meron siyang pelikula. So, may pelikula siyang palabas eh. Hindi nga siya naka-attend dun sa press conference ng pelikula lang yun dahil dito sa controversy. Tapos, may mga balita pa na dinrupt na siya dun sa drama niya na kung saan makakasama niya sana ang isa sa mga paborito ni A, si Cha Eun-woo. Ang wapong-wapong si Cha Eun-woo, di ba? Actually ako, nung una kong nabasa yan, natuwa ako kasi yung kapartner niya rin sa Chloe, yung ano, hindi yung kay ano ha, yung kay Ye-ji, iba pa. Yung kay ano, yung kapartner niya sa Chloe, kasi parang, di ba, siniship mo sila eh. Tapos biglang, nung dumating niya yung ibang scandal, parang, scandal, sabi nga ni Felipe Salvosa. pero yun, kapag inisip mo, sige, pag dinifferentiate mo kasi yung reaction ng Filipino fans sa Korean fans, iba yung culture nila eh. Kapag may ganitong scandal, diba, na nangyari sa kanila, medyo matagal bago mawala. Tapos, una, medyo mapapaisip ka, sige, pwedeng gaslighting nga eh. Typical naman din sa mga ano eh, sa mga medyo selosa, tsaka yung mga bata pa na couples na ganyan eh. Yung magkakaroon ng konting selosan, o di kaya konting pabebe na medyo toxic. Pero, yun nga eh, para nakakaduda lang na lumabas yung issue kung kailan, di ba, nakaslate for awards si, ano, sa For It's Okay Not To Be Okay si Ye-ji, di ba? Mm-hmm. Tapos parang, yun nga, aalis sa agency niya yung si Mr. Queen. Di ba, parang sayang. So, yung acting wise okay sana sila pero yun nga eh dito sa Pilipinas eh kapag nagkaroon ng scandal na ganyan madaling makalimutan parang palalamigin mo lang eh Korea nakakapanghinayang lang tama yung sinabi ni Hana na medyo nakakapanghinayang kasi papalipad yung careers nila eh sa Korea medyo mahirap magpasikat ng ano ha ng actor sa dami ng mga gwapo at saka magaganda sa kanila. Eh, hindi mo naman pwedeng sabihin na wali-wali lang umakting tong mga to. Ang galing nilang umakting eh. Diba? Tapos parang, nung nakita ko to, una, syempre medyo, diba, chismosang kapitbahay lang. Malulungkot. Tapos parang, grabe naman siya, diba? Yung girl, ganun pala siya, ganyan-ganyan. Pero pag ina-analyze mo na, parang, baka may mga deeper ano rin dito. Although that's just my opinion, 'di ba? I mean allegedly, 'di ba? Yung mga lahat ng mga chismis na yan, alleged ano lang naman 'yan eh. Chismis lang talaga eh hangga't hindi talaga pinatutunayan eh. Kasi una sa lahat, 'di ba, yung may kakao talk pa, 'di ba? Parang paano yun nakuha niya? Wala bang paano nakuha yung diba, mga ganon? Correct sa atin, di ba? Kapag may ganyan nga, eh, di ba nag-hidden cam nga lang tayo ng kahit yung boses, ganyan na yung ano, eh, hindi pa rin yan ina-accept as evidence eh. Di ba? Wiretapping test.
A wiretapping 'yon. 'Di ba? Parang ganun. Parang ano ba 'yun? Pinalabas nila ng ganun-ganun lang. Tapos naniwala, ang daming naniwala. Eh sa Korea, kapag ganyan, nasira na 'yung career mo once, ang hirap bumalik. Ay, sobrang totoo. Hirap bumalik. So 'yun lang, nakapanghinayang lang for their careers. Pero kung nangyari 'yun, well, sana maging ano siya. Baka maging well, lesson din naman for them, pero sayang lang kasi alam mo naman ang lifespan ng mga artista, kapag may lumabas na ulit, nagka-break ulit ng mga bata na mas magaling, mahirapan na silang bumalik. Eh, for the longest time, ang tagal na rin nilang artista, ang tagal na rin nilang nandyan. Diba? Mm-hmm. Tapos parang ngayon-ngayon lang sila nagkakaroon ng lead roles. Parang kahit i-Wikipedia mo eh. Diba? Parang, mm-hmm. parang hindi naman sila Kim Soo-yeon type na ano, di kaya Cha Eun-woo na alam mong lumilipad talaga eh. So, mm-hmm. yun, medyo nakakaawa lang din, pero kung tama man yun, kung totoo man yun, eh parang ang tagal na. Tapos parang talagang nahukay, no? Nagulat ako doon sa nahukay na ano na issue na yun. Correct. Correct. Parang, talagang alam mo ma-intent eh, no? Oo. Oh, yun din iniisip ko. Kasi ang masaklap doon, eto nga, di ba, ang masaklap doon kay Kim Jong yun. Wala siyang agency ngayon na pwedeng magtanggol sa kanya. Kasi kaaway niya yung agency niya eh. So parang it's really sad for him na ako naawa lang din ako sa kanya. Kung to, I mean, yung behavior niya before, he already apologized for it daw. Yung kay Soo-yeon. Ay, kay, oo, tama. Kasi talaga daw, grabe din yung feeling si Soo-yeon. Kaya ngayon din, di ba, yung una lang naman na issue kay Kim Jong yun. Tapos between Kim Jong-yeon and Soo Ye-ji. Tapos ngayon nagagalit na rin sa kanya yung mga fans ni Soo-yeon. Kasi nga, nalaman nila yung naging attitude. Tapos ngayon, na ang tawag mo doon, nahahalungkat pa yung mga past relationships ni Soo Ye-ji. Tapos sarang ako, ay grabe, ang kalat naman nito kung totoo man to. Kalat, walang maglilinis, di ba? Kahit na yung si nga mismo ni Ye-ji, di ba? Parang nung ano sinisisi pa yung si Ami. Tsaka ang tagal release ng statements ng gold medalist, no? Ang tagal. Kumbaga, laglag eh. Laglag na laglag talaga. Kung mental issue rin naman, I mean, may mental problem siya talaga yung si, ano, si Mr. Queen. Diba? Mm. Kung meron siya mental problem, I just hope na itong pinagdaraanan niya ngayon, eh, malagpasan niya. Kasi, yun, medyo, lalo na wala siyang support ngayon ng, ano, ng agency, wala siyang, and, I doubt kung yung fans din niya eh makakatulong din ng ganung kalala para lang matakpan to, mapagtakpan yung mga nangyayari ngayon. Pero yun, I hope he can get over this and learn from this kung totoo man yung ano. Tapos ako, sorry, I also have to mention, ang galing nung kay Soo-yeon, ha. I mean, class act yung kay Soo-yeon na hindi lumabas nung time na nangyari yun. Kumbaga, yung pala yung napagdaanan niya, hindi niya siniraan, hindi niya inano. I hope it stays that way, no? Kasi, ayun, I mean, siya yung, kumbaga, parang agrabyado. Ang hirap magkaroon ng katrabahong ganun, ha? Di ba yung katrabaho, hindi ka kinakausap, eh, medyo nakakainis na, eh. Tapos, nakatrabaho. Tapos, acting nyo, di ba, nababago pa yung script, ganyan, hindi nangyayari yung mga dapat mangyari, kasi nga, iniiwasan yung skinship. Nakakaloka talaga yun. Yung nabasa ko about it. And considering na, ano, naman yung, ano, yun lang naman yung bothering doon, eh. Kasi, kung merong silang relasyon, eh, well, private lives na nila yon, diba? And wala na ano yung publiko doon. Pero siguro yung parang medyo nakaka-bother lang doon yung mga, yung parang may ano ng, hindi sineparate yung private lives sa work life. Kasi yun nga naapektuhan ng drama. Pero again, this was 2018. So, yes. Ang tagal na issue na parang dapat eh, lipas na. And kung may pinagdaanan man si Kim Jong-yun noon, siguro naman sa Mr. Queen, eh, bawing-bawi na siya dapat dahil ang ganda ng ano eh, ang ganda ng reception dun sa drama na yun, di ba? Kaya, grabe talaga. Nanghinayang talaga ako sa career niya ngayon. As in, kasi hindi naman siya nga pucho-puchong actor lang, yung parang, ah, okay lang, ganyan. Tapos yun, ang hopefully, actually, mas na-concern na ako dun sa magiging effect sa kanya, yung mental health niya, diba? Tapos, yung career niya, buti na lang nag-apologize na siya, ganyan, nag-apologize na naman siya. And siguro, ang best way, maglalay low na lang siya. Kasi diba usually, ganun yung ginagawa ng mga actors, lay low na muna tuwing may mangyayaring scandal na ganyan. Yun nga lang, mahirapan siya talagang bumalik. Kasi Korea yan.
Kung dito sa Pilipinas, magpapahinga lang yan. Tapos after mga ilang years, papagwapo lang. Pagbalik niya, uy, limot na. Diba? Marami tayong ganyan. Pero sa Korea kasi, ang daming mga ganyan, yung na-hit talaga ng scandal na ganyan, ang hirap umawi. Eh, lalo na, yun, wala siyang agency, wala magtatanggol sa kanya, wala magbibuild up ng career niya, walang tutulong sa PR. Yun nga, may tatanggap pa kaya sa kanya kasi doon ako natatakot, diba? I mean kasi supposedly lilipat na siya talaga ng agency, eh. May kumakausap na sa kanya na agency. So ngayon, ano kayang mangyayari sa kanya after nitong issue na to? Meron pa ba kayang tatanggap sa kanya? Kasi mahirap mag-build up nga ng career kapag, yan, kapag may ganitong lumabas na, na scandal, diba? Correct. But tama yung sayang them, yung ano. Oh, sabi nga na yan, sabi ni Sam, sayang yung momentum. But we wish them luck. Hopefully naman, makabawi sana sila, di ba? Kasi both are very good actors. Tama. At yun na nga, let's proceed dun sa ating topic of the night, no? Ang inaabangan na pelikula. Ang tagal nitong inaabangan kasi pagkakaalam ko, ang Sobok was supposed to be released sa mga cinemas last December pa. And because of the pandemic, yun, hanggang na-move na lang na-move. Kasi hanggang sa, ito na nga, sa streaming na natin na panood, no? Pero worth it naman yung paghihintay, di ba? Kasi ang ganda ng chemistry nila, si Gokyu at saka ni Park Bo Gum. Para sa kayo, anong mga thoughts niyo sa ano, Sobok? Si Ate A muna, go Ate A. Go A. Yung Sobok, subok na talaga yung mga actors na yan. alam ko na kung bakit Sobok, subok na kasi itong sina Gongyu eh, tsaka sino Park Bo Gum eh. Ito nga namin yung acting. Oo, acting, in terms of acting talaga. I mean, gets na natin yun, magaling talaga sila eh. Pagkatapos, pag may close-ups pa yung, ano, yung si Park Bo Gum, di ba, PBG, di ba? Naiisip nga namin, peanut butter guarap. Peanut butter guarap, PBG talaga eh. Pag inanong mo talaga, grabe, ang cute-cute ng baby. Tapos mag-iiyak siya pag sinasaktan siya, di ba? Parang, uy, anong mag-guag, ganon. Pero, beyond sa ano, beyond dun sa guwapo ha, beyond dun sa guwapo, in terms of dun sa acting, ako, ganito, yung buong plot ng movie for me, it's okay. Kumbaga, ano siya, mapapaisip ka. Tapos, hindi pa tayo magsasabi ng spoilers dito, no? O pwede na tayo magsabi? Wag lang yung ending. Ako medyo nakulangan lang ako dun sa, bukod dun sa airtime nung dalawa. I mean, silang dalawa palagi nandun, di ba? Pero, meron kasi mga detalye doon na parang sana napahaba pa. Alam mo yun, yung mga moments doon na sana napahaba pa. In terms of ano ha, in terms of yung moments, hirap naman ng ganito, walang spoiler, pero sige, yun. Pwede ba magbanggit ng mga eksena? Okay lang. I would have wished na ano, meron sana in-extend pa yung mga interaction niya with other people. Kasi di ba, yung interaction niya with other people, kasi parang ako ha, parang ilalagay ko lang yung sarili ko dun sa loob ng pelikula. Parang ma-justify yung ending sana, parang or baka pwedeng mag-iba pa yung ending siguro kung oh my God, ang hirap. Yung ganun ko yung pagpipigil mo ng ano. Kaya mo yan! Pero nag-gets nyo. Sa mga nakapanood ng pelikula, I know, nag-gets nyo yung ibig kong sabihin. Na parang, kaya ganun eh. Kasi naman, Diyos ko, yung ganun. Pero gets mo naman na ganun yung magiging, yung mangyayari, kung imomoral, ano mo ha. I mean, walang butas eh. Walang butas yung ano eh, na parang pag-isip, ba't ganun? Parang, kasi ganito, hirap. Pero yon. Tsaka si Gongyu, in fairness sa kanya, alam mo yung parang habang pinapanood, I mean, Train to Busan pa lang, maganda naman talaga yung acting niya rin doon. Pero, talagang ako pag pinapanood ko, amazing talaga si Gongyu, no? Habang tumatanda siya talaga, no? Guwarap talaga. Ang galing at saka ang galing din talaga niya. Grabe. Alam mo yon, ang galing niya umacting. May structure. Tapos, essence nung ano,
yung essence ng character niya, mararamdaman mo talaga. Kaya sayang eh. May marami pang pwedeng mangyari doon na parang, sayang, sana hinabaan ka. Nabitin ka ba? Nabitin ka ba? Medyo. Ako, personally, medyo. Almost mga 2 hours na yon ha, nabitin ka pa. Nabitin pa ako noon. Kasi may mga, ano nga doon eh, may mga instances nga doon na parang, nangyari, ba't nandito na to? Yung ganon. Tapos parang, may mga moments naman na parang, sana nag-extend pa to ng konti para na-justify nga yung nangyari sa mga ibang character. Yung ganon. Parang, marami silang shinut eh, tapos pinutol-putol nila, ganon. Ending. Pero, para siyang 100 page ng 100 pages ng script. Tapos, ginawa nilang 75. Tapos parang dahil late na yung uy, baka wala na masyado manood niya. Sige na nga, 60 pages na lang, ganun. 100. Nabitin ka talaga. Ako naman, okay lang naman sa akin, hindi man ako nabitin. Pero nagulat din ako kasi, itong sobok nung binabasa ko pa lang yung nito, yung parang synopsis niya, ang in-expect ko kasi sci-fi talaga siya. Pero nung pinanood ko yung movie, parang more psychological 'di ba? Yung drama, yung na-explore nila dun sa film eh. Agree. Which is okay, uh-oh. Which is okay with me. I'm fine with it. Kaya lang may mga I think yung nga pinag-usapan namin ni Hannah last night, merong mga bad reviews na like yung South China Morning Post, merong isang hindi magandang review doon, no? Kasi I guess masyadong nag-expect siya na sci-fi talaga yung pelikula. Pero ang ganda kasi talaga nung acting, ang ganda ng dialogues nila, na very, very apt yung mga dialogue mong dalawa, na may mga sinasabi sila doon na mapapaisip ka, oo nga, no? Bakit nga ba gustong-gusto nating mabuhay? Parang bakit ayaw na lang nating matulog na lang or mamatay na lang, 'di ba? Parang yun ay sinasagot doon sa film na yon. And in the end nga yung nangyari kay Sobok in the end, sinagot niya yon, 'di ba? Sinagot niya yung reason for living niya na yon. Ayoko lang i-spoil kasi magagalit yung mga hindi pa nakakapanood diyan. Pero yun nga gaya ng na-mention ni A, yung acting. Yun, sabi lang natin ni Sam, na-miss ko si Gong Yu. Ang tagal natin siyang hinintay, di ba? Ito, parang, ang tagal kasi, ever since, Goblin, tapos, puro movies kasi yung ginagawa niya, no, recently. Tapos, etong Sobok, nakita na naman natin siya, hot pa rin siya, of course, hot pa rin, kahit na, medyo nagkaka-edad na. Ito nga si Eden. Ajushi. Kahit Ajushi, okay lang. Kasi, ang galing umari pa rin ng lolo mo, no? Talagang, tapos eto naman si PBG, si Peanut Butter, si Park Bo-gum. Alam naman natin na talaga namang ang mga mata niya, no? Nasasalita ang mga mata ni Park Bo-gum. And ang daming eksena doon na alam mo si Park Bo-gum dito mukha siyang 12 years old noon. Mukha siyang baby diyan. May innocence sobrang, doon sa acting niya. Exactly, innocent, yung napaka-innocent nung character ni Sobok kasi nga his whole life andun lang siya sa laboratory, tapos yun lang, puro tests lang sa kanya yung ginagawa kasi nga specimen siya, 'di ba? Hindi siya naka-experience sa mga ibang bagay sa... Kaya sobrang nakakatuwa, isa sa mga eksenang natuwa ako dun yung parang gusto niya mag-stay dun sa market kasi ang dami niya nakikitang bagong bagay, pati mga eel yata yun, sobrang curious siya dun sa mga nangyayari. Tapos, yun lang, apaka-innocent niya, pero nung dumating yung time na makikita mo yung galit sa mga mata niya, yung rage, di ba? Parang... Ang galing niyang ina-express niya talaga yung rage sa mga mata niya lang. Mata-mata lang eh. Oo, tama. Mata-mata lang, oo. Mm-mm-mm. So yun, ang galing... yung mga nagustuhan ko, the acting of course and the dialogues na talagang ang galing kasi papaisip ka nga, lalo na ngayon time na to na parang ang dami namamatay, na malapit sa atin, tapos marami nagkakasakit. And of course, tayo lahat, parang we're all
right now because of the pandemic, we're all just trying to survive, diba? So, etong Sobok, may mga ano dyan, mga realizations. So, panoorin nyo ang galing ng mga dialogues dyan. I agree dun sa ano mga sinabi ni Ate Mai, kasi for ano yun nga yung sinabi ko una, yung nalinlang ba ako sa trailer, kasi nung pinanood ko yung Sobok trailer, parang ako, hala, alam ko na kung ano yung mangyayari talaga sa pelikula. And turns out parang let's say mga ano siya, one third ng pelikula yung trailer, pero hindi siya yung buong picture talaga nung ano eh, kasi 'di ba may ibang trailer sa parang nilabasan nila lahat, pero itong lumabas din sa Sobok, it's just really part of the story na meron pang ito yung pinakita nila, pero may story behind it na hindi talaga yung hindi mo dapat i-take yung trailer nga talaga as face value. And then na ano nga ako dun sa may lalim yung storya niya, so kahit na ina-expect mo siya na sci-fi kasi nga yung pag-uusapan yung tungkol sa mga clones ganyan, then specimen, 'di ba? Parang ano siya eh, yun nga, yung tungkol dun sa life by itself. Kasi di ba mayroon na, talaga namang controversial yung issue about clones, di ba? Yung morality about it, ganyan. And then in-explore, mahilig pa siyang magtanong eh. Ang dami niyang tanong tungkol dun sa buhay. Yung may dialogue na parang, why, di ba? Why am I in danger? Why? Puro ganun siya ng ganun. Tapos parang ako siguro kung ako ano nito, parang ang kulit nitong batang to, ganyan. Pero 'di ba parang pinupush kanya talaga na mag-isip, and even if kahit si Gong Yu eh, may tinanong sa kanya ng why, bakit mo gustong pumunta doon sa lugar na 'yon. Tapos nung pinakita niya kung bakit, parang ako ay grabe. Alam mo 'yun, it was medyo nakaka-emotional yung eksena na 'yon, yung kung saan sila pumunta. Basta malalaman niyo kung saan sila pumunta. Very magandang interaction nila. May mga small nuances lang sa dialogue na siguro hindi mo mapapansin. For example, nung una, very formal pa yung interaction between Gong Yu and Park Bo-gum. Kasi nag-ano pa sila, yung she, ganun pa sila. Tapos parang, eventually, nung nakapag-usap sila, di ba, parang may ano doon, tinawag na Hyung, gumanon siya, na parang, it's outside the laboratory, yung character ni Gong Yu was the first person na talaga bang naka-interact niya, 'di ba? Parang tinatanong niya, "Why are you protecting me?" May mga ganun siyang dialogue eh, 'di ba? So parang 'yun yung siguro dahil hindi nga siya masyadong marami naka-interact sa labas ng laboratory. 'Yun yung 'yun nga yung gusto ni Ate na sana mas mahaba pa yung interaction niya sa labas ng laboratory, do sa tao, sa palengke. Maganda actually yung eksena na 'yun eh, kasi you would understand na nakakulong ka, and then nung nakalabas ka, 'di ba? Syempre gusto mong mag-explore, 'di ba? Tapos hindi naman sa ano, hindi naman siguro spoiler tong sasabihin ko kasi sinabi din naman sa trailer. Pero si Gong Yu kasi, 'di ba? Parang mamamatay siya because of meron siyang brain cancer. Tapos si Park Bo-gum naman, he will live forever because he is a clone. So parang ang ano lang, 'di ba, na pinagsama nila yung dalawang character, na yung character na mamatay tsaka yung character na kayang ayun, who can live forever, 'di ba? So ang ganda lang nung contrast nung ano nila, na kapag kaya tuloy pag nagkakausap sila, maganda yung banter ng dialogue nila. Kasi yun nga, yung parang sasagutin yung purpose. Parang nagme-message nga ako kay Ate May kagabi, sabi ko, ba't ganito to? Bakit, ano to? Philosophical movie ba to? Tapos sabi, existentialist. Yun yung sagot niya. Diba? Kasi yun yung sa movie na yun. Ang ano pa eh, para pag inisip mo pa, 'di ba, yung existent, yun nga existential talaga nung ano eh, nung movie, na parang habang pag hinalintulad mo siya dun sa mundo ni PBG, 'di ba, dun sa movie, parang lahat tayo nakakulong din ngayon eh. So parang parang 'di ba, yeah! 'Di ba, exactly. Parang in a way nakakulong tayo ngayon eh, tapos biglang mamimiss mo yung ano, yung tama, sinabi ni Salima, 'di ba, na parang mamimiss mo yung interaction, yung outside ano. Although sabihin na nga natin na we're lucky na nandito tayo, na at least we get to keep ourselves safe. Pero yun nga eh, parang pag pinanood mo tong pelikulang to, parang gusto mong dapat mas pag natapos talaga to, i-enjoy talaga natin lahat eh. Yun, mapapaisip ka ng ganun, kasi parang it's so easy to be lonely kapag ano eh, kapag mag-isa ka or pag yung nakakulong ka lang. Pero
once you realize, yun, di ba naging existential talaga ako kasi, eh, kasi naman, ito kasi mabok talaga eh. Oo oh, eh. Alam mo yun, pag nag-get over ka na dun sa ang guwapo naman nito, pag ganun, oh, biglang pas pinasa ko na yung mga dialogue nila, parang batong lungkot naman. Yun eh, mapapaganon ka. Di ba parang, okay, once na you get over that, parang biglang marirealize mo after nitong pandemic or kahit ito, habang nasa pandemic tayo, you have to connect with your friends eh. You have to connect with people. Kasi yun, habang nandito tayo, kahit hindi pa tayo nakakalabas literally, di ba, we have to build our connections with people. Kasi yun, swerte pa rin tayo kasi we have friends. Kahit virtual lang tayo nagkikita ngayon. So, yun. Dami na paisip talaga ako niyang pelikulang yan eh. Bitin lang talaga for me. Pero, napaisip. Sobra. Sana magkaroon sila ng drama, no? Kasi, magka-level yung, ano, yung acting eh. Ang maganda dito kasi talagang, may na-mention si Rose ba yun? Yung stark contrast. Yung contrast ng dalawa. Kasi, si, even sa teachers, no? Si, Gong Yu, napaka, ano ba, built, yung parang athletic built, ganyan, tapos, mamang-mama, tapos ito si Bogum, eh, napaka-cute na, ano, parang, ayan, sabi ni Jolette pala, the stark contrast between Gong Yu and PBG. So, bukod dun sa features nga nilang dalawa, meron din yung, ito, gaya na mention ni Hana, si, ito si Gong Yu, yung character niya is, mamatay, kasi nga, meron siyang brain tumor, no? Tapos while si Sobok naman, he holds the secret daw to living forever life, oh, living forever, parang ganon. Tapos yun nga yung mention ni A na parang na ano dun sa discuss dun sa movie, yung parang mas na-appreciate mo yung mga little things na yun, kaya nasa lockdown tayo. May eksena doon yung nakatanaw lang siya doon sa, nasa kotse sila, tapos nakatanaw lang siya. Tapos parang sabi niya, it's beautiful, parang ganyan. Mm-hmm. What's beautiful? Anong maganda? What's beautiful? Sabi ni, ano, ni Gong, to be alive, sabi niya lang na gano'n. So parang, ano ba to? Ano ba to? Pili ko lang to. Parang, sinulat ko. Kasi, when was this film? Parang 20, kasi last year pumasok na si Bogum sa military, no? August yata siya pumasok sa military. So even pinilm to and sinulat even before COVID happened. So ang galit, parang ano, swak na swak sa mga pinagdadaanan natin ngayon, 'di ba? Ano ba 'to, na foresee ba ng writer na tayo ay malalockdown at mapapaisip sa value ng buhay natin, kasi na mga bagay na ayo we take for granted, 'di ba, yung yun lang, nakakalabas tayo, nakapunta sa beach, yun si na si yung character ni Bogum doon, talagang ano siya, parang very enamored siya doon sa beach, no, nakatanaw lang siya talaga lagi doon sa beach. So, dahil na, first time din niya siguro, first time na makakita niya talaga ng tunay na beach. Kasi dun sa lab, di ba, parang meron lang siyang monitor. Parang monitor lang yung beach niya doon. Kaya nga, tapos natouch ako dun sa part na ano, ayan, yung sa eksena sa beach, di ba, na kinakwento ni Gong Yu kung ano talaga yung nangyari sa kanya. Yun yung actually medyo nabitin ako siguro, one of the parts ng storytelling, yung background siguro ni Gong Yu, yung bakit siya napili for the job. Kasi ang dinidescribe lang nun, the company. So parang, siguro sinasabi yon sa Korean, pero hindi naman lahat naiintindihan ko. Pero inisip ko talaga, ano kaya yung background niya? Kasi di ba may pinag-uusapan na bakit ka umalis, ito yung reason mo para bumalik, bibigyan kita ng one job. So bakit siya yung napili doon, di ba? So parang inisip ko lang, ano yung background niya? Tapos kasi yun yung parang, yung meron siyang partner na babae, di ba, na nilunod. So parang inisip ko tuloy, yung... Ay, basta yon, meron siyang partner na babae before na may nangyari ganyan. So parang iniisip ko, ano kaya talaga yung background niya for him to leave yung trabaho niya before? And then, yun lang siguro yung nakulangan ako din, yung sa kay Gong Yu. Kasi, yun, para siya yung mapili sa trabaho, siya specifically for it, di ba? And one last job for him. So, dun ako nakulangan. I think ang pagkakaintindi ko doon, kaya siya yung napili kasi...
he would do everything to protect Sobok dahil kailangan niya si Sobok to stay alive eh. Kasi mm-hmm. baka may brain tumor siya. So, nung tinatanong din siya ni Sobok, parang, why are you protecting me? Parang, bakit ba ayaw mo ko mawala? Parang ganon. Kasi kailangan niya. Kailangan siya ni nung character ni Gong Yoo doon. So, yun yung pagkakaintindi ko. Tapos, yung feeling ko lang, kaya nila pinasok din yung may partner dati si yung si Gong Yoo. Gong Yoo, yung character ni Gong Yoo. Para lang siguro, parang feeling ko to explain din kung bakit ganun siya. Yung character niya kasi napaka-cool nung simula eh, no? Yung, mm-hmm. Even yung towards Sobok, di ba? Nung una hindi sila close. Mm-hmm. Pero eventually, talagang ginawa niya ang lahat to protect, Sobok hanggang sa huli. Talagang ginawa niya. Pero, yun nga, in the end, alam natin kung hindi pa nakapapanood. Huwag na natin i-mention kung anong ending niya. Pero, for me, satisfied naman ako sa ending. Okay lang sa akin yung ending na yun. Kasi, Lord, sabi ko nga kay Rose, yung nag-usap din kami, ayan si Rose, logical naman yung ending. Mm-mm. Yun ang importante, logical yung ending. Huwag tayo magbibigay ng ending na in the end, parang may kadugtong pabato guys kasi na-confuse tayo. Pero oo, I agree with the ending, ba? Diba? Maayos naman yung pagkakapresent. Although it's not the ending that maybe not everyone will be satisfied. Pero for me, yun, okay siya sa akin. Naintindihan ko siya. Yun yung parang kanina nung pinapanood niya namin eh. Parang yung ending niya, buti hindi ginawang okay, bawal nga spoiler. Sige. Pero at least hindi siya western, di ba? Hindi siya western type yung ending niya. Kumbaga parang very Asian pa rin yung ending niya. At saka realistic. Pero again, siguro dun sa mga manonood, maganda yung plot. Maganda yung plot. Tapos yung mga artista, eye candy. Tapos yung acting nila, kumbaga okay, kumbaga subok na, 'di ba? Pero yun parang ako like what my sister said din dun sa parang may mga sa comments, parang may mga parts doon na parang it could have been better lang kung ini-stretch lang yung mga gitna, yung mga ibang mga details katulad ng sinabi ni Hannah. Tapos parang gets naman sana siya, 'di ba? Pag lalo na pag binuo mo, pag inanalyze mo, okay, pwede na, carry na yung ganun. Pero yun nga parang sana lang inextend yung ibang parts doon. Like I don't know kung ano to, kung kasi ganito kayang kunyari, sige, doon tayo sa sinabi ni Hannah na lang para hindi masyadong spoiler. Kasi yung iba spoiler na eh. Pero yun, yung sinabi ni Hannah, di ba, about dun sa partner, parang gets naman natin na may brain cancer siya, tapos malamang may issue to dahil kasi nga, di ba, yung partner niya, may unfinished business siya doon. May issue siya doon. May hang-ups siya. So parang ito yung pinili kasi siguro dahil nga tumakas, tapos baka pwedeng may brain cancer pa, so kailangan ipagtatanggol talaga niya. Pero sana na-extend pa ng konti yung explanation kung bakit siya. Kasi gets na natin na ganun eh, pero sayang yung action chops ni Gong Yoo. Yeah. Kasi yun niyang ipakita na parang hindi enough dun sa scene nung sa kotse, nung silang dalawa nung partner niya, hindi enough yun eh. It could have been longer. Kasi yung intro ng movie, di ba, parang, okay, kita mo may sakit. Kita mo may something. Pero after nun, parang, hindi mo gets kung gaano siya kagaling, kung gaano siya kaastig. Hindi mo na-build yung moral, yung... Yeah. Diba? Kasi di ba, parang, kasi pag inano mo, parang maganda yung dalawa eh. Parang, uy, ang galing naman ito. Biglang, ha, putol na yung eksena, nandun na naman tayo. Yung ganun, parang sana in-stretch pa yun. Kasi, mas parang, i-compare mo sa, Train to Busan ni Gong Yoo before. Ang tagal din naman ng pero nakikita mo dun yung nuances nga nung niya, di ba? Nung sa acting niya na parang, good father naman sana siya, pero yun nga, busy lang talaga siya. Yung ganun. So, in the end, kaya ganito yung naging decision niya. Kasi, at the end of the day, mahal pa rin niya yung anak niya. Yung ganon. Dito, parang
gets mo, mabait siya, sige, pagtatanggol niya talaga si PBG, pero alam mo yon, brown out ulit. Yan. Brown out ulit. Kudamaro kasi. Hindi, pero yon. Pero di ba parang sayang nating chops ni Gong Yoo. Kumbaga, sinabi ni Hana na ganun, maganda sana, mas feeling ko iyak pa tayo niyan eh, kung ano man yung mga nangyari. Tapos si Bogum, it's refreshing din. Although meron na siyang drama before na, di ba, hindi naman pa-cute yung ano niya. Killer siya doon. Yung killer siya. Oo. Di ba, parang, ako I would love to see him acting doon sa mga ganyang klase ng roles. Kasi, kita mo yung ano niya, acting chops niya, yung sa mata. Yun nga, tama. Nasa mata mo makikita yung sa actor eh. Tapos, ang yung contrast ng baby yung mukha niya, pero yung mga ginagawa niya, kung ano-ano. Mm-hmm. Alam mo yun? Nakuha na natin yung pagiging innocent, ganun chorba niya dun sa buong movie eh. Pero yung rage, alam mo yon, parang maganda sana na-extend pa yun eh. Yung rage na yun, tapos maganda kung na-extend, sana nga meron pang mga, kasi, alam ko, if you notice dun sa buong movie, halos maraming ano eh, parang halos dark lahat yung colorization ng movie, di ba? Yung color niya. So parang ano mo na, sige, bleak, ganyan. Kasi ganun yung gustong feel nung ano eh. Lumiwanag lang naman siya nung sa part na nagda-drive sila eh, di ba? Yung sa coach. Yung ano, di ba? Doon lang naman siya lumiwanag. It's very meaningful, kumbaga. Pero, yun nga eh, parang, siguro ganun nga kasi yung gusto ng movie eh. Maparamdam na ang bigat niya. Tapos, it's not a fun movie, kumbaga. Kung gusto mo ng ano, fun siyang eye candy, ganyan. Pero hindi siya yung sobrang pag-afternoon, parang, teka, nanood muna ako K-pop. Yung ganun. Kasi parang, wala, di ba? Yung ganun. Pero, feeling ko mas iiyak pa tayo kung yun nga, humaba pa yung humanity. Yung humanity aspect. Yun yung kulang sa akin. Actually, natataka nga ako, no? 2 hours yung movie, pero after na matapos, parang feeling ko, ang bilis naman, tapos na. Correct. Hindi ko alam kasi na-enjoy ko yung chemist. Siguro, mga 80% of the movie, silang dalawa lang ni, ano, diba? Ni Gong Yoo. Na-enjoy ko kasi talaga yung dialogues nila eh. Yung kahit nag-uusap lang sila, na-enjoy ko yun eh. Maganda yung chemistry nung dalawa. Diba? Parang nabitin din ako doon eh. And yun nga, yung sinabi mo naman, yung sa rage. Actually, na-mention ni Gong yun sa isang mga interview niya. No? Nung na-meet niya daw si Bogum, no, syempre yung alam naman natin na Park Bogum yung napaka-bait, parang ang pagkakaano niya, napaka-innocent, napaka-straight, di ba? Ganun din yung impression ni Gong Yoo. Pero nung nakita daw niya yung nung umaarte na sila, yung sa mata ni Gong Yoo, nung nakita na niya yung rage dun sa mata ni Park Bogum. Nagulat din siya na, ano, may tinatagong rage ang batang ito, di ba? Medyo natakot ako dun ha, dun sa eksena na yon. Kasi nga given, naka-manifest, sinabi na naman sa simula what the character of Sobok is capable of. Diba? Yung pinakita naman sa simula yun eh. So parang ako, nung pinapakita na yung galit sa mata niya, ganyan, parang there's already this feeling of dread in me na parang, oh my God. Nakakatakot doon. May mangyayari. Tapos natakot talaga ako doon sa, yun, sa maaari niyang gawin. Naginawa niya nga. Diba buti nga. In real life din, yung nakakatakot, yung mga hindi mo akalain, ganun yung magagawa. Diba? Yung mga pa-inosente effect. Pero nasa loob ang kulo. Ganon siya eh. So guys, ha, yung kay Gong Yoo, ha, yung kung ganon, yung may kasama kang ganon, galit na galit. Gusto nga na. O may ganon po, tingiran ni PBG, di ba? Kasi lagi siyang galit eh. Minsan nga iniasar ko nga si Anna rin, ikaw yan, no, pagpuyat ka. Yung ganon. Kasi di ba parang humirit nga si PBG, ba't galit ka? Lagi kang galit yun. Yun yung mga ano na dapat sana, di ba, in-extend pa nila. Kasi parang, ano yun sa partner, well, mabigat naman talaga yung nangyaring yun, pero hang up na hang up. Kahit ko ba naman may cancer ka, di ba? Parang matutuwa ka ba naman nun? Lagi masakit ang ulo mo. Di ba? Lagi masakit ulo. Pero yun nga, galit na galit. Sumalit ko.
Gusto mo ba lang yun, di ba? Oo. Kasi PG nun, tirahin ko yan eh, di ba? One time lang, di ba, pag napikon ako, yung gano'n. Oo. Kasi nga daw, hindi daw siya nakatulog ng dalawang araw. Subukan mo, hindi ka talaga magagalit nun. Oo, ito nga ba naman? Oo, sabagay, sabagay. Oo nga, kagabi nakatulog. Oo nga. Oo, nakatulog ako kagad nun eh. Sabi ko, sige, knockout ako dito. Kasi buti nga ngayon, may kape pa ako, di ba? Para at least buhay tayo sa discussion. Pero yun, galit na talaga. Pero yun nga, yun. Sana nga, mas na-exhaust pa yung acting nila. Plus yung mga dialogue naman nila. Yung script naman kasi okay naman eh. Yun nga, pero kung nga na-edit out yung ibang transition dun eh. So, yung transition VO. Ito yung comment ni Rose. Tawang-tawa ko dyan. Mahirap mag-alaga ng bata. Apat na ka-poodles, maubos sa isang kain. Nakakatawa. May isa yung sa mga nakakatawang scenes daw, pag-break lang dun sa drama eh. Yung kumain siya ng cup noodles na first time niyang kumain, apat na cup noodles. Para sa mag-alaga ng bata. Ang tayo lang yung pagkwet sa office, ha? Tapos yun nga, doon mo makita yung innocence, yung kung paano yung buhay talaga, di ba? Nung tinatanong niya na, ano, hindi ka pa, anong ginagawa mo sa laboratory? They test me, ganyan. Tapos kahit yung tanong na, hindi ka natutulog, hindi. Tapos parang ako, ha, grabe, hindi siya natutulog, di ba? Parang ang hirap noon, samantalang si Gong Yoo, gusto niyang matulog pero hindi siya makatulog, ganon. Tapos yun nga, yung pinakita kung gaano ka, yung innocence ni yung karakter ni Sobok sa mundo na wala talaga siyang alam na buhay outside of laboratory, na kahit yung paggamit ng chopsticks, na basic talaga sa kanila yun, na for Koreans, syempre, pinagamit niya ng tinidor, buti nga nagamit niya ng maayos yung tinidor eh, kasi hindi ko alam kung marunong siya nun. Tapos yung pagkain niya nung apat na cup noodles, parang iniisip ko, grabe, nasarapan siya kasi ano yung pinapakain lang sa kanya, supplements daw, tsaka parang nuts ba yun yung pinakita, diba? So parang ako, kawawa naman to, para talaga siyang, ano, well, laboratory test rat siya talaga dun yung character ni Sobok sa movie. Ayan, sabi ni Gemma, si Sobok daw is a fashion icon din. Kasi isa rin sa nakakatawang scenes yan, no? Yung binilhan siya ng damit para hindi naman siya naka-lab gown. So, binigyan siya ng damit ni Gong Yoo. Tapos talagang yung pinili niya talaga yung red talaga na nagsusumigaw na ano na jacket na kulay red. Oo. Tapos kumuha pa siya ng sapatos na... Oo! So, sabi ng matanda na yun, he knows his fashion. Diba? Tapos... yung nilaro-laro niya, sabi ko, parang ito yung ginagawa ko nung bata ko. Tapos parang syempre, naingayan si Gong Yoo. Oo, yung velcro. Tapos, naingayan si Gong Yoo. Tapos sabi niya, you told me to stay put. Ganyan. So, wala siyang magawa. Pinaglaruan lang niya yung velcro. Yun yung mga medyo light scenes eh, doon sa movie. Ilang taon na nga ba ulit? Yung mga PBG fans talaga, sigurong sobrang tuwang-tuwa sila sa movie na to. Kasi, ang cute talaga ni ano eh, ang cute talaga ni BG dito sa movie na to eh. Mukha siyang sabi ko nga mukha 12 years old. Ano, ito na ba si Park Bo Gum na sa 28, 27, parang ganyan? Mga ganun. Oo. Galing din no, parang layo do sa reply niya. Although yung buhok lumalapit na ng konti, pero chumochoy tech na eh. Kaya oo. Hindi lang kung may pabangos eh. No? Parang yun lang, teki na eh, no? Kaso oo, yun nga. Teki na, oo. Kita mo yung inspiration eh, no? Ah, 27. Okay. 27 ako. Pero ang galing lang, no? Kasi while nasa, ano siya, nasa military siya, eh meron siyang movie na lumabas. Tapos, I think meron pang isang pelikula siya na lalabas eh, yung marami naman silang ano doon, parang maraming bida, parang multi-story, parang ganun yung isang film na shoot na rin niya prior to ano his entry sa military. Ang alam ko kasama niya doon si Bae Suzy eh. Ako kung tuloy, ewan ko lang kung kailan ilalabas 'yan, pero kasi kung isipin mo noon, next year, lalabas na siya, ano, by April ba? Parang around that time. So, halos hindi siya masyadong
nawala sa limelight. And of course, nakikita rin natin siya sa mga ilang promotional videos ng ano ng Korean Navy, 'di ba? Minsan madalas siya yung madalas kasi kinukuha siyang host sa mga events nila. So, ang galing kasi kahit papaano nakikita pa rin siya ng mga fans at ng mga sumusubaybay sa kanya. So, ayun. So, ayun, sabi ni Gemma Wonderland with Suzy. Alam ko parang nandiyan din yata si Gong Yoo, pero hindi ko alam kung sa same story sila, parang magkakaibang story yata sa isang pelikula, parang ganun. Or magkakoconnect yung mga lives nila, parang ganun. So, yun, yung Wonderland. So, isa pa yan sa inaabangan. Di ba, parang, ang galing lang, ha? Kaya pala, ito si Bogum, before siya talaga nag-military, talagang sinagad talaga siya. Sinagad talaga. Kayod. So, kayod talaga. Kasi, at least di siya nawawala sa limelight. Di ba? Hindi siya kakalimutan ng mga tao, lalo na ngayon. Alam mo naman ngayon, napakaraming pumapasok ng mga bagong artista na sumisikat. So, sabi ni Gemma, special appearance lang daw si Gong Yoo. Ayun. Ayun. Wonderland. Yan, isa pa sa mga abangan natin. Yan yung maganda, guys, kapag meron kang agency. Planado lang. Diba? Pag may agency ka, diba? Well-planned yung karir mo. Yeah. Oh, ang galing. Ang galing. Naplano talaga nila na hindi siya mawawala, hindi siya makakalimutan ng mga tao. Kasi, actually, it came at as a surprise din yung biglang pagpasok din ni Bogum sa Navy. Kasi, parang hindi pa naman talaga kailangan eh. Alam ko, parang, parang dapat this year pa lang eh. Pero, medyo maganda na rin yung timing niya kasi pandemic. So, although, alam naman natin na ngayong pandemic, sunod-sunod yung mga Korean dramas na, or mga Korean content na lumalabas dahil sa demand na rin, di ba? Lahat ng mga tao nakatutok lang sa Netflix, sa Viu, sa mga streaming, di ba? Lahat tayo nanonood ng mga K-content. So, kaya nga, ang dami rin pumapasok ng mga bagong artista. Pero it's good na nakikita pa rin natin si Bogum sa mga shoot na niya na ano na projects. Ang galing ng agency niya. Bilibang, gusto kong basahin lang yung comment ni Annalyn. Sabi niya ganon, kahit medyo kulang sa akin yung Sobok, at least it's a good sign para sa general outlook ng K-Entertainment. At least sumahay concept na sila, kinda like golden age ng J-Entertainment noong 80s and 90s. Actually, oo, na-agree ako dito sa comment ni Annalyn kasi una, 'di ba, sci-fi siya. Sige, marami nang gumagawa ng sci-fi na mga pelikula ganyan, and even yung mga series nila, 'di ba, nagsa-sci-fi na sila. Pero in terms of yung pinag-isip ako ng pelikula, 'di ba, yung pagiging existentialist ng movie ganyan, nalinlang ako ng trailer ganyan. So, parang minsan kailangan mo ring manood ng mga pelikula na mapag-isip ka. Although, wag madalas, guys. Lalo na ngayong mabigat yung ano. Pero, na-appreciate ko yung Sobok for that because it's been, siguro medyo matagal-tagal na rin na nakapanood ako ng mga movies na pag-iisipin ako tungkol sa buhay. Minsan may mga ganun kang, ano, diba? Yung mga movies talaga na ganun yung pwedeng gawin sa'yo. So, yun yung parang effect ng Sobok sa akin. Ang dami talaga eh, kasi alam mo yun, yung parang yung mga contrast between the two characters. Ang dami kong, yung friend ko actually, si Ate Jolette, siya yung nag ano nung, yung sa contrast between Gong Yoo and Park Bo Gum, yung dalawang characters nila, yung pagod na sa buhay, yung isa parang nagsisimula pa lang mabuhay, yung mamamatay, yung isa can live forever, tapos yung isa parang hindi na niya alam kung anong gagawin niya sa buhay niya, tapos yung isa, yung purpose niya sa buhay. Alam mo yung mga, ganong mga dialogue na parang tungkol sa death, di ba? Yung mga dialogue na parang bakit takot matulog, parang bakit yung death daw is parang sleeping daw is parang death. Basta yung mga ganun, parang ako sang hinugot nung director, nung writer itong mga dialogue niya. May pinagdadaanan ba siyang ganun? Ganda ng dialogue about sleeping and dying, di ba? Ginamit din sa ending. Mm-mm. Mapapaisip ka rin eh. Oo. So, ito Sobok. Actually, kung, yun nga, gaya ng sinabi ko, kung may high expectation ka ng sci-fi, baka this is not the movie for you. Kasi, alam naman natin yung mga sci-fi talaga, di ba? Pero,
As it is, kung di mo, without its sinasabi niyang genre or anything, enjoyable siya, and yun nga, mapapaisip ka. So, for me, ano bang rating na? Huwag na tayo magbigay ng rating, pero ako, marirecommend ko naman siya. Kaya nga, di ba, A? Nira talagang, pinush ko talaga A, di ba? Oo, hindi, pero buti na lang pinush mo. Kasi alam mo yun, nung nakita ko nga yung poster niyo, uy, paano to? Oo nga na nakalimutan ko na halos kasi nga kakanood ko ng mga balita ngayon at saka kakatingin ko ng mga bagay-bagay ngayon na pangkabuhayan. Alam mo yun, parang nakakalimutan ko na to. So biglang, oo nga, no, showing na pala to. Buti hindi na hindi ka nag-iisa. Si Maris, diba? Yung kaibigan natin, si Maris Umali, in-invite ka. Tapos sabi, tapos, saan mapapanood yan? Di ba sa sinihan yan? So, hindi. Eto. So, sa mga hindi pa nakakapanood daw, paalala lang to watch legally. Dito po tayo sa mga legal online streaming platforms na meron. Meron yan sa iWant, meron yan sa Viva Max, at meron yan sa Google Play. So, dyan lang po tayo manood. Please, guys, support natin yung mga, yan, na-mention last week, di ba? Bilang suporta na sa mga, hindi lang sa mga artista, dun sa mga behind the scenes, sa mga naghihirap para sa mga, para magkatay ng ganitong mga napapanood ngayong pandemic. Kasi hindi rin naman biro na, like ngayon, may mga even pandemic, nag-shoot sila ng mga dramas, no? So, marami nang nagkakaroon ng, may mga nagkaka-COVID nga ng mga, mga artista and mga production people dahil nagsushoot pa rin sila kahit may pandemic. So, ayan, bilang suporta na lang panoorin. Ayan, meron tayong article sa Halidrama para dun sa mga gusto makapanood ng legally. Nandyan yung mga nandyan yung mga links kung saan yung mapapanood. Ayan, napaka naman eh, mura lang siya. Talagang sinabi ko, mura lang siya. Hindi, mas mahal pa rin manood. Para ka lang nanood. Sa sinihan, pero dito, marami sinihan kayo na pwedeng manood sa bahay. I-play nyo lang sa laptop or i-cast nyo sa TV. At least marami na kayo. Parang the same lang sa sinihan. Tapos bilhin na kayong popcorn, ganun. Oh, di ba? Mm-mm. Ayun. Speaking of, ayan ang natin for Sobok. Speaking of yung mga Korean content nga ngayong pandemic, may dalawa pang dramas na abangan tayo. Diba? Mm-hmm. Recently, in-announce na yung yung bagong drama ni Ji Chang-wook. Mm-hmm. Very exciting. Recently, kahapon lang? Tama ba? Na isang sobrang araw. Recent. O, nung isang araw lang. Oo, very recent. Kasama niya dyan. Si, yung kasama ni Cha Eun-woo sa True Beauty, si Wang In-yok. Wang In-yok. Mm-hmm. Mm-hmm. Ang role naman ni Ji Chang-wook dyan ay magician, no? Ang Netflix original The Sound of Magic. At galing daw yan sa webtoon. So, paging Annaline pag basahin mo na yung webtoon, Annaline. Ang title ulit? ayan yung title ng webtoon. Anara Sumanara. Alam na niya yan. Yan. Mukhang sikat yata tong webtoon na to. Tama ba? Oo. Pag sorry ha, iaano ko lang din. Annaline, natandaan mo na raw yan. Ganun din na sinabi yan. Tandaan mo na yan para at least alam mo niya kung isusunod. Hindi, ito lang ha. Parang habang inaano lang natin, parang sana ma-inspire, maraming ma-inspire din sa atin sa mga sa industry rin. Kasi 'di ba parang etong katulad nito, etong Sobok at saka yung mga webtoon na pinoproduce ng Korea, parang hindi lahat naman 'yan hindi naman talaga sobrang original eh. Pag tinignan mo rin yung Sobok, 'di ba? Parang feeling ko kumuha sila ng inspiration sa Stranger Things, sa Akira na anime. parang marami silang mga kinunan ng pero parang kapag pinroduce nila, kapag gumawa sila ng pelikula o di kaya ng drama, akalain mo parang
parang original nila. Mm-hmm. Unless may napanood ka na ganito, pero parang pag pinanood mo, ang galing nilang mag ano talaga eh, gumawa ng concept na parang at the end of the day aangkinin nila. Tapos parang makikinig sila na version na nila. Kahit tong webtoon na to, 'di ba? Parang yung True Beauty, 'di ba? Parang nung ano, bandang huli parang ano, tao dito parang akala mo sila yung original kung hindi mo alam na may webtoon. Tapos ito may parating pambago. Sana maraming ma-inspire din sa atin na ganyan. Kasi kung tutuusin, yung mga Pinoy, very talented naman talaga tayo sa ganyan eh. In terms of storytelling, naman acting, ang daming magagaling umacting. Pero yun nga eh, parang lalo na ngayon na hirap yung industry. Sana mas maraming ma-inspire. Tapos ang maganda ngayon, kasi pag pinapanood, pag tinitingnan mo yung comment section ng mga ano, ng mga accounts, 'di ba parang yung mga review ng mga fans, alam mo nag-iisip na yung fans ngayon eh, hindi lang sila po, guwapo, ang guwapo. Mm-hmm. 'Di ba parang hindi lang ganun, nag-iisip sa concept eh. So, ako I have high hopes sa viewers and sa ayun sa industry rin natin na sana ma-adapt din natin tong ganitong klase ng ano kasi magagaling din naman talaga ang mga Pinoy. Sana ma-inspire sila and they don't they won't take it as ano competition. Mm-hmm. It's competition, yes. Mm-hmm. But yun. Sayang eh. Folklore pa lang natin eh. Ang dami na nating pwedeng i-explore, 'di ba? Sobrang unique. Oo, kaya oo, more of that sana. Basta wag lang horror ah. Hindi ko talaga kaya manood ng horror na series. Speaking of ayun. Yung ganyan na sinabi mo nga no, yung hindi naman talaga totally original kasi marami mga drama like ito, kunyari Hospital Playlist season 2 na papasok na yan sa June 17, magpre-premiere sa June 17. Ang laking hit nito pero yung mga medical dramas, hindi naman siya bago eh, di ba? Ang dami na natin, yung mga ER ng mga panahon noon. Grey's Anatomy! Grey's Anatomy! Pero ginawa nilang Korean, tapos nilagyan nila ng musical element. Naging kakaiba siya, so na-own niya yung ano, na parang, walang, kasi yung mga, I think yung Grey's Anatomy, meron din yata silang ginawang mga musical, ano eh, na episodes. Pero hindi talaga siya yung the whole, ano, series, diba? Itong Hospital Playlist, ano, medical drama plus musical. Na-incorporate, in a way, musical. Na-incorporate yung music, ganun. So, unique siya. So, inoon nila yung ano. Parang original na siya, di ba? Hindi naman first time na nakapanood tayo ng medical drama. So, yun. Tama yung sinabi mo na sana nga ma-inspire yung mga producers. Sa Philippines, sa magkaroon din tayo ng mga ganon. Well, dapat din kasi support. Yung malaking bagay din kasi yung support ng kumpanya or ng mga producers para makagawa talaga ng magaganda. Kasi, kung tinipid din naman, di ba, alam mo na, tinipid. Kasi, yung Korean production, alam mo, hindi tinipid eh. Di ba? Hindi ka lugi pag pinanood mo or kung nagbayad ka sa Netflix ng subscription mo at nanonood ka ng mga K-drama. Parang hindi ka naman malulugi kasi yung mapapanood mo naman ng mga dramas, ano, di ba? Pinaghirapan po namin yan, sabi ng mga artista. Tama, pinaghirapan yan. Guys, pwede raw ba mag-comment si Annalyn pero talking hand lang daw siya kasi hindi pa siya naliligo. Oh, go Annalyn. Okay, game. Ayun, nasa yung hand. In terms of, ano, in terms of, ano ba tawag dito? Hindi naman sa, ano ha, sa severely lacking tayo ha. It's just that, ano lang, kasi nasa, ano ko eh, nasa art industry kasi ako ngayon eh. So, parang, I can see yung, na maraming materials na, maraming magandang material yung Pilipinas, including meron nga nung dati, I'm not sure if that was a release na parang may sci-fi na ginagawa ang Pilipinas
I think yung ano yata yun, yung ano, yung parang ang premise is that parang ganun din yung dynamics niya, rich and poor, na parang pag ano, pag mayaman ka, pwede kang maging genetically ano, genetically enhanced. Tapos kapag may ano, wala ka sa buhay. It's kind of like gata ka, parang ganun. So that was released or ano, was na teaser siya noong pang I think ano pa, 6 ano, 5 years ago. Yun, nakalimutan ko yung title. Parang basta sisimula sa letter A yung ano, yung ano. Nagsisimula sa letter E yung ano, yung title. So parang okay. doon pa lang nakikita mo ng ano eh, may material talaga tayo eh. Mm-hmm. And also there's this studio here in the Philippines called Rocketship Animation, na gumagawa talaga sila ng original contents, like ano, like Hayop Ka. yung upcoming nila is yung Shasha sa tour na yata, na parang may pagka-color arts yung ano, yung design. Yun. Parang basta-basta ano, may pagka-color arts yung design. Yun. So parang it's not about support or anything. Parang it's more of hindi, eh, third world country talaga tayo eh. Kahit naman Korea, nung una, hirap sila mag-release ng mga ganyan eh. Especially in the 1970s, di ba? Kaya ang dami ng mga ano, mga gaya-gaya films nung dati, like yung mga, ay, gaya-gaya animation nung dati, like yung mga, ano, parang rip-off ng Mazinger Z, mga ganun. Marami silang ganun. Eh. They started with that. Ngayon, sa Pilipino naman kasi, ang maganda kasi sa Pilipino is that, ang, ano, marami tayong original content is just, siguro mas maingay lang talaga ang negative. So, parang akala natin, pasura yung mga content natin. Pero in reality, kung ari, halimbawa, mag-indie ka, siyempre mag-anime. Mare, mag-indie ka, ganyan, indie films, maraming maganda. Tapos, Cinemalaya nung dati, tapos nung dati, may MMF na, ano, na, ng ano, na, ano, na puro art films, ganun. So, ano, so, parang overall naman kasi, kung, ano, kung nandun ka sa field na yon, healthy naman yung, ano natin, industry natin. Tapos, parang kumikita naman siya. And, we're doing collaborations with other countries. Like, halimbawa sa ano, sa animation, we're doing collaborations with the Canadians to supply 3D technology here. Yon. Sa ano, sa or ano, lapitan natin K-pop, ganyan yung L'Officiel. Yon, 'di ba? May ano, may partnership with ano, Wavy, ganyan, tapos may Nadine Lustre pa. So, it's ano, it's healthy. Parang ano, feeling ko yung doom and gloom sa ano, sa walang suporta, basura yung content ng Pilipinas. I think parang ano na lang yan eh, inferiority complex na lang yan eh. Or hindi mo siya hinahanap at all eh. Tsaka, ano, at saka regarding dun sa comics, sige, ano, isisingit ko yan. Kasi nakita niyo to, kasi ano eh, kasi meron akong ano eh, kapitbahay na, ay, friend na, ano eh, meron sa akin na ito yung nakikita ba? Ito yung backlog ko ngayon. Babasahin ko lang yan. My God. Sige, nakita mo kung kadami yan. Babasahin ko lang. Basta, Annalyn, ano, simulan mo na yung Anara Sumanara. Yan, para by the time na ipasok. Yan. Oh, by the time na, ano, anyway. Basta yung Sound of Magic, eh, makapag-discuss tayo about it, no? Hindi na rin ang isa, Annalyn. Oo, diba? Word. Nung ano, kapag yung nag-ano, nagsalita. Pero yun yung point niya. Oh, kasi minsan hindi naman talaga siya yung hinahanap din ng mga Pinoy. Ayan, yung bawasan lang ng heavy drama with immoral themes ang mga drama natin dito sa Pilipinas. Oh, kasi yan yung pumapatok. Eh, I don't know. Yan yung parang gustong-gusto ng mga Pinoy. Uy, bakit so, meron din mga ano ah, meron ding mga heavy drama kasi sa Korea. Bakit yung, hindi mo rin mapaniwala, yun bakit yung Penthouse? Bakit yun nga, di ba? Bakit yung World of the Married pinapanood sa Pilipinas? Di ba? Naalala ko yan. Parang yung mga yan. So, pag pinanood mo yung mga dramas na yun, hindi nalalayo
hindi nalalayo sa mga drama or sa mga soap na napapanood natin sa Pilipinas. Yung yan mga gustong-gusto ng Pinoy. Diba? Yung mga istoryang kabit. Istoryang mistress. But maybe because ano din, parang ibang audience yun. Ibang, well, K-dramas, ibang audience din. Just mm-mm. like, diba, yung mga Tagalog dub na K-dramas, iba rin naman yung audience nila. Well, ako, mm-hmm. hindi ako isa sa mga yun dahil mas gusto kong pinapanood yung K-dramas in its original language. And yun, gusto kong naririnig yung tunay na boses, for example, ni Park Bong-gum or tunay na boses ni Gong Yoo. Ayun. Mm-hmm. But anyway, that's all we have, the time we have for tonight. No, thank you so much sa mga mm-hmm. naki-join sa ating Facebook Live at syempre kay A. Thank you, A, for ano for watching for discussing Sob. Oo naman. Yung ayan. Vincenzo, yan, ano ko na yan. Mamaya, sisimulan ko na talaga. Walang, buti nga, walang episode ngayong gabi, so kaya mong mag-catch up. Ayan na. Sisimulan ko na mamaya. Ang dami kasing ganap eh. Si Annalyn masyado siyang ano, na-heat up dun sa convo kanina about ano eh. About dun sa pelikula at saka sa arts eh. Nakikita mo itong kapal na yan. Oo, pero yun. Yun. Marami pa siyang opinion about Sobok, pero feeling ko aabot tayo hanggang alas G's. Kapag gano'n. Ay, hindi na pala alas G's. Nang umaga, ha? umaga. Kapag ano, kapag... Eh, may mga nabitin pa nga daw, yan si Rose. Hello, thank you very much sa inyo. Mm-hmm. Sa next week, meron tayong bisita, special guest na isang YouTuber. So, abangan nyo yan. Hindi muna namin i-reveal kung sino. Pero, abangan nyo na announcement namin. Magugustuhan. Oo, sigurado magugustuhan yan. Sige. Thank you very much po. At for more Usapang Hallyu, please subscribe sa aming YouTube channel. And also visit our website, hallyudorama.com for K-drama news reviews and recommendations. Marami pong salamat. I'm Myla Torres, editor of hallyudorama.com. Yon, maraming salamat po sa panonood. I'm Hannah Petracho from hallyudorama.com. Abangan niyo pong aming Facebook, Instagram para po sa mga more balitang Hallyu po. Ayan. See you next week! Thank you, Ate A. Thank you, A. Salamat din. Annyeong. Annyeong. Annyeong.